kunya sa amin. Oo. Hindi pa kami mag-alala dahil hindi na daw kami pag-aanuhan gagalawin ng mga kapatid ko. Opo. Ngayon po, ganun pa rin ang ano nila sa amin. Sandali lang. Sandali lang, sandali lang, sandali lang, ha? Relax, relax lang. Opo. Ano ang pinag-aawayan ninyong magkakapatid? Dahil po sa ano, sa bahay na yan, dahil... Bahay? Sa ano nila sa amin, na ibigin ka na lang nila ang bahay na yan. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, kanino yung bahay? Yung kapatid ko po, may, ng Amerika. May titulo ba ang kapatid mo na siya ang may-ari ng bahay na yan? Siya po ang nag-ano niya, nag-astos nung buhay pang mama po at saka yung tatay ko. Ay, sandali lang. Eh, kanino nakapangalan yung bahay na yan? Yung lupa at bahay na yan? Sa tatay ko po. Ayun! Ayun! Alright, sandali lang ha. So, okay. Yung lupa at yung bahay na yan sa tatay mo at sa nanay mo. Wala na rin po. Kasi po, ano yun? Sandali lang. May titulo ba yan? Wala po. Tax-declaration lang po. Kanina yung nakapangalan ng tax-declaration? Ang tatay ko po, nung buhay pa siya. Ayun! So, ano yan? Pangalan ng tatay mo kasama ang pangalan ng nanay mo o pangalan lang ng tatay mo talaga? Pangalan lang po ng tatay ko. Pangalan lang ng tatay mo. Nakuha niya ba yung tax declaration na yan nung binata pa siya? Hindi po. Yung kapatid ko naman po ang nagastos niya nung buhay. Yung buhay pa ng tatay ko, binigyan ng, ano, binigyan po kami ng bahay. Kasi ako pa lang po noon ang hindi nag-asawa na sa aming magkakapatid. Sandali lang. Sandali lang. Huwag mo nang maglagay ng ibang bahay. Yan lang bahay na pinag-aawayan nyo ngayon. At yung lupa na yan. Sino ang bumili niyan? Ang tatay mo, nanay mo, o yung kapatid mo? Ang kapatid ko po nasa Amerika po. Ayun, yun ang bumili ng lupa at bahay pero ipinangalan sa tax declaration sa tatay mo. Opo. Ayan, ngayon, kayo ngayon ang nakatira dyan sa bahay at lupa na yan dahil inaalagaan mo at ng asawa mo yung nanay mo. Opo. At inaalagaan mo naman yung nanay mo at nakatira kayo dyan sa lupa at bahay na yan dahil yun ang sabi ng kapatid mong nasa Amerika. Ganun na po. At ngayon, hinahabol ng ibang mga kapatid mo dahil gusto nila makinabang din sila dyan sa bahay at lupa na yan na nakapangalan sa tatay mo pero binili ng kapatid mo sa Amerika. Ganun na rin po. Ano nila sa akin po? Ayun. Ano naman ang sinasabi mo? Ayaw mong ibigay yung lupa at bahay na yan? Ano ang problema? Hindi naman po namin na ang kanyang attorney. Ang akin lang po, ano lang, yung mag-usap lang sana kami ng maayos. Kaso lang, dinadaan nila sa ano? Dinadaan nila sa tapa? Kami dalawa lang kami ng asawa po, attorney. Nandali lang. Ang gusto kong malaman, ano ba ang gusto ng mga kapatid mo at bakit kanila inaaway? Ibibenta na po nila daw ang bahay na yan, attorney. Eh, teka, kung ibibenta, saan naman titira ang nanay mo? Ano po, attorney? Kung ibibenta na nila yung bahay at lupa na yan, saan naman titira ang nanay mo? Wala na po ang nanay ko po, attorney. Patay na. Ako na lang po ang nakatira sa bahay na yan dahil namatay na po ang nanay ko noong September 22. Ayun. So, namatay na nanay mo, kayo na lang ng asawa mo ang nakatira diyan. Oo, at mga anak ko po. At mga anak mo. Nako, eh may problema nga tayo sa ganyang klase. Lalo na kung yung titulo o tax declaration ay nakalagay sa pangalan ng tatay nyo. Ganito kasi yan. Sa ilalim ng batas, kapatid, at mga nakikinig po sa amin sa radyo, dito po sa DYMS Action Radio, sa DYKA sa Catholic Media Network, at sa DXAS sa Far East Broadcasting Network, at syempre kayong mga nanonood sa amin sa telebisyon, sa cable TV at sa internet television sa batas, internet television sa buong mundo. Ganito po yan. Pagka po ang isang ari-arian nakalagay sa pangalan ng isang tao, ituturing ng batas na yung tao na yan na ang pangalan ay nakalagay sa titulo, sa OHA o tax declaration o sa iba pang dokumento na siya ang may-ari niyan, kapatid. At dahil itinuturing ng batas na yung nakapangalan sa mga dokumentong binanggit natin ang siyang may-ari, aba eh, yung kanyang mga tagapagmana ay may karapatan makibahagi sa ari-ari ang yan. Ganon ang mangyayari, kapatid. Kaya naman nagpupumilit yung mga kapatid mong panganay, nagpupumilit
yung iba pang mga kapatid na kayo'y mapalis dyan at may pagbili na. Pwede na lamang kung darating dito sa Pilipinas, yung kapatid mong nasa Amerika at siyang magsasabi, "Hoy, sandali lang. Ako ang bumili niya. Ako ang may-ari niya. Ipinangalan ko lang sa tatay at nanay natin." Mahiya kayo dahil pera talaga yan. Wala kayong karapatan dyan. Pag kayo nang nagsabi, eh wala na tayong magagawa pa. Kakailanganin kilalanin yung kanyang pagiging may-ari. Pero kung ikaw lang ang magsasabi, nako, eh talaga mag-aaway-aaway nga kayong magkakapatid, lalo na kung nais na talaga ng mga ibang kapatid mo kasama ang panganay na kapatid mo na gawin ang pera yan upang magamit din nila. So ano ang aking ipapayo sa'yo? Aba, ikausapin mo ang kapatid mong nasa Amerika at banggitin mo kung ano ang sitwasyon ninyong magkakapatid ngayon. Sabihin mo na halos magpataya na kayo dyan dahil nga sa pagnanais ng ibang mga kapatid mo na maipagbili na yung ari-arian yan. Kailangan dumating dito sa Pilipinas yung kapatid mong nasa Amerika upang siya ang pumigil sa iba pong mga kapatid sa kanilang pagnanais na maipagbili na yung ari-arian mong yan. Maliwanag ba? Opo. Huwag mo nang aawayin. Sabihin mo na lang sa mga kapatid mo at sana naman ay nakikinig sila sa atin dito sa ating broadcast sa radyo ngayon. Bagamat hindi natin binabanggit ang mga pangalan, yung pangalan mo, pangalan ng mga kapatid mo, pangalan ng kapatid mong nasa Amerika, alam kong marahil ay nakikilala nila na ikaw at sila ang nakapatungkol dito sa ating tinatalakay ngayon. So makinig po kayong mabuti. Hindi po tama na pag-away-awayin ninyo yung ari-arian na hindi naman sa inyo. Oh, kesa tatay ninyo yan o sa kapatid ninyong nasa Amerika, ang mahalaga hindi po talaga sa inyo yan. Eh, ba't naman kayo papatay? Ba't naman kayo magiging marahas? Ba't naman kayo magiging matapang sa pag-aangkin yan? Gayong hindi naman talaga sa inyo yan. Magagalit po sa inyo ang Diyos yan. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo sa libro ng Mateo, sa bagong tipan sa Biblia, aba, eh, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, maging kanya man ang buong mundo, kung mapapariwara naman ang kanyang kaluluwa. Eh dito po sa ginagawa natin, naghahabol tayo at ginagawa natin ang masama ang kapatid natin, aba yan po ay paglabag sa utos ng Diyos, susumpain tayo ng Diyos, paradalhan tayo ng mga sakit, paradalhan tayo ng mga kahirapan, kaguluhan at kabiguan, hindi lamang sa atin kundi pati sa mga anak natin. Basahin ninyo, Exodus Kapitulo 20, Versikulo 5. Ano nakalagay dyan? Exodus Kapitulo 20, Versikulo 5. Ano nakalagay dyan? Sapagkat ako ay isang mapalibughuing Diyos, sabi ng Panginoon. One of the Ten Commandments to. Ang kasalanan ng mga magulang, sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na saling lahi. Eh kung ganyang minawalanghiyan ninyo ang kapatid, pinagtatangkaan niyong patayin ang kapatid ninyo. Aba, yung kasalanan ninyong yan, kayong mga kapatid nitong nasa radyo ngayon, sisingilin hanggang sa apo ninyo, sa anak ninyo, sa apo ninyo, at apo ninyo sa tuhod, at apo sa kuko. Hanggang sa ikaapat na generasyon ang sinasabi ng Biblia. Basahin nyo, hindi po ako nagbibiro. Exodus Kapitulo 20, Versikulo 5. Basahin po ninyo. Sisingilin sa mga apo ninyo ang kasalanan ninyo. Gusto nyo ba yun? Kung pwede namang pag-usapan ng maayos, okay? Magbarangay muna kayo. Pag-usapan ng maayos. At ikaw naman, na narinito sa radyo sa kasalukuyan. Kapatid, narin ka pa ba? Hello? Attorney, yan. May matanong ko sana ako sa iyo. Ano? Sandali lang. Tapos. Tapos yung malawa. Sandali lang. Sinatatakot nila kami. Pati yung mga borders ko. Nagtatakot naman sila kahapon. Aba, ay siyempre. May ano ng kapatid ko. Alam mo kapatid. Alam mo kapatid, nakikita nila, nakikinabang ka, pagkatapos hindi mo sila binibigyan, pati ikaw may kasalanan. Diba? Eh hindi naman sa iyo lang yan. Lumilito sa mga magulang nyo, di kaya sa kapatid nyo. Abay, teka muna, bigyan mo rin sila ng biyaya. O diba? Hindi rin tama na ikaw ay magsuswapa diyan sa ari-ari ano yan. Gayong hindi naman sa iyo to. Maliwanag ba? Opo, attorney. Oh, huwag mong susuwapakin. Kaya siguro nag-aaway-aaway kayo dyan eh. Ang akin lang po, yung bahay na yan, linagyan po ako ng kaibigan kong panggagamot ng borders dahil naawa po siya sa akin dahil yung asawa ko po, wala pong trabaho siya. Alam mo kapatid, sandali na. Sa bahay natin para daw makabayad ako ng ilaw at tulip po. Alam mo, sandali lang. Kahit sino pa nagbigay sa iyo yan, ang mahalaga, hindi sa iyo yan. Ang mahalaga, nakarehistro naman sa pangalan ng mga magulang nyo.
kaya hindi mo dapat sinosolo yan. Parang kang si Haring Solomon. Ano bang ibig sabihin ng